Hello Parekoy, magandang araw Parekoy. So nandito na naman ako Parekoy, si Second Mate Malinaw, upang i-explain sa inyo yung buong course ko na tinatawag kong STEP course or Solving the Ecdis Puzzle. So kung napapansin nyo, kung nag-play kayo ng video ko, may nakalagay doon with Paul Malinaw, creator of Solving the Ecdis Puzzle. So ano ba tong STEP course ko eh? So, dito i-explain ko ng maigi para maintindihan nyo bakit ko to dinesign, bakit ako gumawa ng course na to. So ano yung STEP? STEP course ay ito yung course na nag-fill in ng loophole sa ating training ng ECDIS. Alam nating lahat, Koy, na ikaw, ako, ay may mga trainings tayo, Koy, ng ECDIS. So, ano yung mga trainings natin? Meron tayong generic. So, yung kinukuha nyo dahil required kayo na mag-training, di ba? So, requirement ng STCW. Pangalawa, meron tayong specific na mostly sponsored ng ating company. Okay, minsan, ikaw yung pinapabaya, di ba? So, ang mahal-mahal no ng specific pare ko, one time nag-training ako, $700 ata, pero buti na lang di ako ako ang gumasto. So, bakit meron pang STEP course? Ba't ako nag-design ng course na to? So, ang STEP course kasi, Koy, ito yung kulang sa ECDIS training natin. Nung nag-training ako ng ECDIS, pati ikaw, napansin mo ba, Koy, na pag-uwi mo, kulang na kulang? Then, pag-akyat mo sa barko, umakto ka ng second mate, o kaya'y third mate ka na ikaw yung navigating officer, pag-akto mo sa barko, nako, patay. Alam mo yung pag-operate ng ECDIS kasi nag-training ka nga ng generic, alam mo yung pati yung specific. Ang problema, di mo alam kung paano mag-load ng chart. Paano mag-request ng chart? Paano mag-request ng permits ng chart? Paano mag-load ng base ng chart or mga base kung saan nandoon yung mga charts, di ba? Then paano i-update yung charts? Kasi dati nasanay tayo manumano sa paper chart, di ba? Ngayon, yung ECDIS is digital na lahat. Pati publications mo, digital na rin. So, dun ang loophole o dun yung talagang kulang. So, kaya ko nagawa yung course na to. Dahil based on my experience, nung third mate pa ako, may second mate ako na talagang di niya alam paano magkuhan. May edad na rin siya, nahirapan siya sa computer, naintindihan ko. Surrender si Kapitan. So, anong ginawa ni Kapitan? Sabi niya, third, ako yun. Sabi niya, third, ikaw yung ititrain ko kasi mas bata ka pa, medyo mas madali mong makatch up yung sa computer. So, ikaw tapos, pag matutunan mo, ikaw na yung mag-train kay second mate. Okay, sabi ko sir, maganda ang experience. Kahit sa isang kontrata pa rin ko, nahirapan ako. Nahirapan talaga akong intindihin yung buong proseso. Yung principle, yung basic principle, yung sequence, ano ba talaga nangyayari dito? Kasi di pa mandatory yung ECDIS nun eh. Lahat ng barko ko halos may ECDIS kahit di pa mandatory yung mga ECDIS dati. Ngayon, may experience din ako, bad experience din na yung second mate namin is talagang di niya ma-load yung chart. So, di niya naka-request siya successfully, doon nahirapan talaga siya. Pagkuha na, pasok na ng chart, di niya ma-load. Di niya maintindihan. Wala kaming chart. Bumibiyahe kami pareko patungong Rosario, South America. Yes. Wala kaming charts. Ang chart lang namin, buti na lang, yung primary namin is yung paper chart. Yung ECDIS is for practice lang yun. Pero, talagang full implementation yung ECDIS namin doon. Though hindi siya as our primary source of positioning. So ngayon, may na-experience din ako na second mate. Yun palang second mate na yun, Parekoy, napauwi. Naawa kami, Parekoy. Puti yung kapitan, talagang pinag-inita na siya nung nagtagal. Di niya ma-load. So, ang ginawa ni kapitan, ginawan siya ng report na hindi siya marunong. Ang haba ng report, Parekoy. Sa second mate, alam natin lahat, meron tayong mga binabayarang projects. Pag-uwi natin, may mga projects. Minsan, kukulang ka pa sa budget, di ba? Si second mate Parekoy, di na nag 3 months ata sa barko. Napauwi siya. Makikita mo sa mata ni second mate, talagang, alam mo, siguro kung siya na lang mag-isa, naiiyak siya sarili niya. No?
naawa siya sa sarili niya, na low yung self-esteem niya. Pati kami, naawa kami parikoy. Siguro napahiya din siya. Kami rin, as a Filipino, si Ferris, napahiya din kami konti. Though, naiintindihan namin si second mate. So, yan yung iniiwasan natin parikoy. Yung pumalit naman sa kanya parikoy, Filipino din, kaso, stricto nga si Kapitan, pag-akit sa barko, nahirapan din, nahirapan siya nung time na yon dahil nga, pag-akit mo ng barko parikoy, kahit ilang beses ka nang mag-second mate, iba-iba yung, minsan iba yung Ecdis. Pero yung pinaka-laging na iba dyan is yung updating software. Yung updating software na yun parikoy, yan yung nagbi-bridge ng ating Ecdis at saka ng ating supplier. Doon tayo nahihirapan. Kahit ilang second mate ka na, kahit ilang experience ka sa Ecdis, pagpunta ng isang barko, bagong updating software. Ano yung mga updating software? Ang dami parikoy. Mayroon tayong sa Transas na Navy Planner, mayroon tayong na-experience ng Neptune, Chart Track, Chart Co. Ano pa? Last vessel ko, tatlo ata na-experience ko eh. Dahil palit-palit sila ng kuan eh. So, dyan tayo, dyan nahihirapan second mate. Ang nangyari, hindi siya pinauwi. Siya mismo nag-resign 1 month pa lang sa barko. So, ganyan kahirap parikoy kung di mo alam yung ginagawa mo o yung trabaho mo sa Ecdis. So, talagang kakabahan ka, ma-worry ka, di ka makatulog. Swerte ako noon dahil nga yung third mate pa ako is may nag-training na sa akin na kapitan. Tapos, dun ko natutunan unti-unti at naintindihan yung principle. So, yung step na yan parikoy, step course, yan yung nag-a-address ng loophole na yan. So, dyan ko tinuturo paano gawin yung mga sinabi ko, paano mag-request ng permit, paano gumawa ng route para maka-request ng permit, maka-request ng charts, makagawa ng update, maka-load ng base, di ba? So, yan yung mga wala sa training center. Ilang beses na tayo nag-training parikoy. Transas, ano pa, JRC, Furuno, ako natapos ko yung lahat. May aside sa akin generic. Pero, sa lahat ng experience ko yun, parikoy, alam ko makaka-relate kayo. Itanong mo sa instructor mo, parikoy, sir, paano mag-request ng permit? Paano mag-update ng chart? Parikoy, lahat ng na-experience ko, and the worst, parikoy, yung one type, tinanong ko yung instructor, sabi niya, sik, huwag kang maingay. Wala pa kasi kaming Ecdis sa barko. Yun, di ba? Yun yung pinaka-worst. Kasi may mga naging instructor din na di mo mabiblame na yung training center na yun, in-house din kasi yun, is pinapadala lang yung instructor doon sa isang training center para mag-train, then magkakandak ng training. So, yun yung nangyari. Walang experience. Meron din akong, may instructor din ako na kapitan. Kapitan nga siya, kaso lang, mostly ng mga nauna sa atin, wala mga Ecdis. So, based lang sa kanilang mga trainings, hands-on doon. O minsan naman, sa in-house nyo, specific training, yung mga nagtuturo, in reality, kadete. So, doon yung parang nakakatawa. O palagay natin may na-experience ako, one training center sa atin. Talaga magaling. $700 binayad ng company. Specific. Transas ata o JRC. JRC ata. Magaling parikoy. 2 days parikoy. 2 days lang. Ipapasok sa utak mo yung Ecdis. 2 days, parikoy. Alam natin lahat di kaya yan, parikoy. Hindi mo maalala. Ganun kabilis. So, okay lang. Kasi, yung operation, parang cellphone lang yan eh. Bumili ka ng bagong cellphone, alam mo na ano yung basic na principle pag-operate ng cellphone na yan. Alam mo, nakakapag-text ka, nakakatawag ka. Alam mo paano pag-on, pag-off. Di ba? Kahit anong unit. Pero yung mga ibang mga, halimbawa, mag-update na, nga ka na. Paano mag-load ng apps? Di ba? Parang ganun lang sa cellphone, parikoy. So, kaya na design ko yung course na to. Sabi ko, talagang gagawin ko to. Kasi before is tinuturo ko lang on board sa aking mga kasama sa barko. Yung mga gusto mag-official, gusto mag, yung OS, AB, or mga third mate di pa nakaka-acto. Talagang, passion ko na yung pagtuturo kasi parikoy. Di pa ako nag-asawa, nakapagtapos na ako ng 6.09. Tapos nung, before pa nun pala,
nag-aral na rin ako ng units in education. Kasi nga, yung passion ko is education. Hindi pagbabar ko talaga, tatanggapin ko, hindi pagbabar ko yung passion ko pare ko. So, teaching talaga pare ko. Kaya pag nasa bar ko ako, nagkakandak ako ng, during weekends, nagsischedule ako ng training sa mga junior or mga ratings na gustong mag-aral. So, ginagawa ko yun for free. Ngayon, sabi ko, mga bad experience ko before, I think sabi ko, time na to share this knowledge. Kasi, kung meron kang kayang i-share sa mundo, o kaya sa mga kasama mo, na pwede naman na dapat talaga i-share, i-share natin. Kasi, alam natin makakatulong eh. Doon ngayon, hindi na to libre kasi gagawin ko ng business to. So, kailangan nyo mag-enroll sa aking course.